Dito ako nag-work sa Nesbitt Center. So I've been here for more than 10 years. So my work is working actually with people with special needs. So kaya nag-collaborate kami ni Rodelia actually. At first, yung first training namin is actually to help yung may maaalaga ng may mga special need autism na how to handle them or may, kung may hindi sila naintindihan about autism. So, yun ang main purpose. But now, it's good kasi kahit wala silang mga alaga, is they still come to the training para for awareness din. So, as a purpose din sa work ko, actually, one of our goal is actually to have awareness sa general public about people with disability. So, para pag nakikita nyo kami outside with my student, maintindihan nyo kami. Yeah. Yeah, so we try, nag-usap kami ni Rodelia na to try to make it like once a month training, especially for this kind of topic. For me po, importante po, magagamit ko po, kunwari sa family ko, and then sa other people, sa work, ganun po. It really helps for us na conduct ni Ma'am Nerissa yung mga bagay na hindi namin pa nalalaman. So, and I thankful that. Isang malaking pasasalamat sa DWC kay Ma'am Rodelia bilang isang manggagawa, bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. Isang malaking bagay yung mga ganitong seminar training para sa amin. Kasi marami kaming natututunan at nadadagdagan ng aming kaalaman. Lalo na sa ganitong mga person with disabilities na karamihan sa amin may mga alagang gano'n na hindi kami aware. Through seminars and training, natututunan namin, nalalaman namin yung mga kahalagahan at ano yung mga bagay na dapat namin i-apply sa sarili namin para mas lalo namin silang maunawaan at mabigyan ng mas malawak na pagmamahal at pangunawa sa kung ano man ang meron sila. Kaya kung meron pa pong mga training, seminars, hindi ko kami hindi at lagi kaming sasama at dadaluhan namin ang mga ganitong pagtitipon. Maraming salamat! Galing!